Samantalang tayo, iwan ko lang kung ano na nangyari doon sa mga kaubayan natin, mga namatay doon sa ibang bansa. Kung nabibigyan din lahat ng hustisya at yung mga nabubugbog, ano ba yun, pinapauwi lang sa Pilipinas? Iba, ang importante, makabalik lang sa Pilipinas. Ano na nangyari doon sa kanila? Sa mga among may gawa ng ganyan. Di ba? Hello guys, good morning. This is Nitan and welcome back to my channel. And don't forget to share and subscribe this my video. Guys, maraming salamat po sa patuloy nyo panonood ng video ko at hindi kayo nagsawang suportahan itong mga pinagagawa kong video. At para po sa mga bago guys, karamihan po talagang ginagawa ko dito yung video is regarding po doon sa mga kaubayan natin OFW. Yung mga kaubayan natin na umaalis ng bansa para sa kanilang pamilya, di ba? Subalit nakakalungkot lang isipin guys na marami pa rin tayong mga kababayan ang namamaltrato sa abroad. Especially po dyan sa Middle East na yan. Tulad nitong pag-uusapan natin ngayon guys, tignan nyo mga picture niya. Tignan nyo ang mga picture nung kababayan natin na namaltrato. Na halos mapuno na yung katawan niya ng latay na parang sumali sa isang fraternity. Diba? Dyan yan sa Saudi. Diba? So yun na yung nakakalungkot isipin guys na yung kababayan natin nagsakripisyong iwan yung mga mahal niya sa buhay alang-alang sa kanyang pangarap na mabigyan na magandang kinabukasan ang kanyang pamilya na naiwan. Subalit ano nangyari? Napunta lang sa mga diputang among nila lang at tignan yung katawan, halos punuin na ng pasa. Diba? Alam nyo guys, walang ibang dapat sisihin dito kundi yung agency na pabaya. Yung agency ng pabaya na walang kwenta na mukhang pira na pag nabayaran na ng kanilang employer, wala nang pakialam. Kahit kumustahin, puntahan, bisitahin para makita kung ano ba talagang sitwasyon ng kaubayan natin. Diba? So napaka-unfair lang kasi talaga guys yung sitwasyon ng bansa natin sa bansa ng mga diputa na yan. Kasi yung kababayan natin sa kanila, pag nandun sa kanila, para silang mga asong takot na takot, makagawa ng violation, makagawa ng hindi maganda, di ba? Kasi bakit? Mahigpit pero sila dito sa Pilipinas, pagala-gala pa, minsan lasing, pasigaw-sigaw pa niya mga diputa sa kalsada. Di ba? Samantalang yung mga kababayan natin, mayroon nga mga kaso tayo dyan, mga kababayan natin dinidipinsan lang nila yung kanilang mga sarili sa hindi sinasadyang mapatay nila yung kanilang amo. Lalo lang mga kaubahan nating babae na nerape sila at sa pagdidipinsan nila napatay nila yung amo. Pero ano nangyari? Buhay rin ang kapalit. Diba? Samantalang tayo, iwan ko lang kung ano na nangyari doon sa mga kaubahan natin, mga namatay doon sa ibang bansa. Kung nabibigyan din lahat ng hustisya at yung mga nabubugbog, ano ba yun, pinapauwi lang sa Pilipinas? Iba, ang importante, makabalik lang sa Pilipinas. Ano na nangyari doon sa kanila? Sa mga among may gawa ng ganyan. Diba? Ang sasarap nilang balata ng buhay, diba? Alam niyo kung ako lang, kung ako ang katulong dyan, lalasunin ko yan ng paunti-unti ng mga diputa na yan. Diba? Yung mga kampunitaning, mga kampunisatana. Nakaka-bullshit lang isipin na yung kababayan natin pumunta lang dun sa kanila para sila pagsilbihan kapalit yung pira. Pinagsisilbihan na nga sila, binababoy pa yung mga kababayan natin, minamaltrato pa, ang iba namamatay pa. Ngayong year na to, ilang kababayan natin ang namatay. Diba? Dahil sa pagmamalupit mga diputang amo ng mga kampuni sa tanas. Diputa. Diba? So nakakagigil lang. Nakakagigil. Parang sasabog ang akin lamang lupa. Mga ganyan sitwasyon. Nagigigil talaga ako. So bago tumaas yung dugo ko, na! Sarap niyo pang ano, mga yun sa mga agency na yan, mga agency na mga walang kwenta, hoy, gawin niyo naman ang maayos ang trabaho niyo kasi kung di dahil sa diyan sa mga napapaalis niyo, kung di dahil sa mga kaubayan namin, wala rin kayong
pera, wala rin kayong kikitain. Kaya ayusin yung trabaho yung gawin nyo yung maayos. Di ba? Wala kayong konsensya. Hindi yung pera lang ang iniisip nyo, puro lang pera. Bakit? Madala nyo ba yung pag namatay kayo? Mamatay kayo, madala nyo ba yung sa mga hukay, mga diputa kayo? Ayusin yung trabaho nyo. Makonsensya kayo. Kasi yung pinapalamon nyo sa pamilya nyo, pinalinalamon nyo sa araw-araw dahil yun sa mga kababayan namin napapaalis nyo. Di ba? Yung mga binayad ng mga client, yung mga employer. Ayusin yung trabaho nyo. So guys, hanggang dito lang itong video ko at maraming salamat at lagi-lagi ko sinasabi sa inyo guys na lalo-lalo ng mga kabayan natin o OFW, mag-iingat kayo dyan lagi ha. So sabi ko nga, wala man akong sapat, wala man akong kaya ng pera, gana, hindi man ako mayaman para makatulong tayo sa mga kabayan natin, ng mga namamaltrato, mga ganyan-ganyan ba. So ito na lang, dahil na lang gawa na lang tayo ng video at please kahit papano makatulong tayo sa kanila, ma-share, maipakita sa kanilang mga pamilya kung ano nangyari sa kanilang pamilya. Yun lang po yung maitutulong ko at makarating sa inaukulan, di ba? Kung ma-share man yung video ko, kung may mag-share man, di ba? So maraming salamat na lang po. At kung sino man po yung nakakilala doon sa mga kababayan natin, pakishare nyo na lang po para makarating sa kanilang pamilya kung hindi pa alam kung ano sitwasyon ng kanilang pamilya. So lahat po ng info nandyan po nakalagay. Kaya pa-share na lang po. At maraming salamat po sa mga kababayan natin na hindi nagsasawang suportahan yung mga pinagagawa ko video. Maraming salamat po. Hanggang dito lang po. At ito po ang inyong lingkod, Nitang Cute. At maraming salamat po. And God bless you po.